Magandang gabi po. Bale, ako po yung ano, yung pamangkin ni Marites. Ako po yung almost dapat taon na nag-born again po, di ba, nang walay sa Roman Catholic. Tapos, nagpapasalamat talaga ako sa Diyos kasi kagahapon, nakapangumpisal na ako. Yay! Kagahapon, gusto nag-raise hand ako kasi bigla kong, hindi ko kasi natanong kay Father, nawala na sa isip ko. Kaya na ko lang, kagabi ko lang naalala yung mga handbook. Kasi nag-aral ako ng 1 year doon sa Born Again. About pag, yung magiging cell leader ka, ganun. Ano kayang gagawin ko doon yung sa handbook? Kasi sabi ko kasi ako kung itatapon na lang ba diretso yun. Sabi niya, tanong ko daw kung ano yung gagawin ko doon. Kasi nandito pa sa akin, tinabi ko lang. Sabi ni Brad Wendell, padala mo raw yan para gawing referensya. Ha? Ipadala mo daw kay Brad Wendell para gamitin bilang referensya. Ah, okay. Oo, pwede naman po. Communicate mo lang si Brother Wendell Talibong para ipadala mo sa kanya at gagamitin niya bilang referensya. Ah, sige po. Okay. Abay, lang naman po. Okay, thank you. Natanong ko naman din doon, yun nga na, bago yung anak ko makapag-kumpil, mag-ano mo siya, yung sa katekis, sabi no, ng pari po dito sa may Jansin. Tapos tong anak ko na bunso, pwede na na daw madiretso binyagan. Ito lang yung 9 years old na bago mabinyag, mag-ano muna atin. Pareho kaming dalawa na aatin doon sa ano daw, sa pagkatikis muna. Okay, thank you, Ma'am Jenny. Sige po, salamat po. Okay, lipat naman po tayo sa isa naman na magtatanong, si Gemma Empalmado. Gemma? Ate Gemma? Hello? Good evening, mga Brad. Hello, good evening po. Narinig na po? Yes, narinig po. Tanong ko, Brad, yung general confession, once in a lifetime lang ba yun? General confession. Romel Palma? Yes po. General confession. Sa pagkakaalam ko po, mabibigay po yun ng tawag ito, situational, if I'm not mistaken. Kung example ay para bang sa dami ng magkukumpisal, nagkakaroon ng general confession. Yun lang po yung sa pagkakaalam ko, bro, Jando. Okay. Ano, Brad? Yes, Brad Wendell? Yung general confession na binanggit ni Brad Romel, yun pong general confession in case of emergency. Yung in case of emergency, halimbawa, yung na malapit ma-crash ang eroplano, may isang pare, magbigay siya ng general confession sa mga tao o kaya barko na malapit na malunod. Pero yung general confession, bawat isa sa atin ay kailangan talaga, no? Sa role ng general confession, kung anong mga kasalanan noon na kahit na kumpisal na, muli yung i-kumpisal, no? I-ilista lahat. Evaluate 10 commandments, 7 capital sins, at yung mga kasalanan mula sa pagkabata pa noon, no? May guide si Brad Christian. Pwede kayo makahingi ng guidelines. Okay. Mas mabuti magkagawa tayo. Pero sa takbo ng buhay natin, ilang mga taon na, kung kailangan na magsagawa na rin ng general confession, mas mabuti. Pero
hindi na kailangan mag kahit kay isa lang na bisis ang general confession gawin, basta ang confession gawin nating monthly confession o yung iba nga ginagawa nila ng si mga santo weekly confession pa, no? Ang ginagawa. So kung nagsagawa ng weekly o monthly confession, eh di na kailangan mag general confession pa. Kung nakatapos ka na sa pagsagawa ng general confession isang bisis. Okay, Brad. May tanong pa. Okay, go ahead. Anong masasabi niyo sa 3 days darkness? Kasi nung maliit pa ako, sinabi na to sa mama ko eh. Tapos ngayon may nababasa naman ako kay Padre Pio na ano, message. Anong masasabi niyo, sir? 3 days darkness. Darkness? Narinig ko yan doon sa Juan de la Cruz. Pero, Brad Wendell, baka may paliwanan ka dyan. Well, kung tingnan natin yung pahayag ng ating Panginoon Jesucristo sa San Mateo nang matapos ang malapit na matapos ang mundo, eh sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo na magiging dumidilim, hindi na iilaw ang araw at yung mga bituin at ibang planeta ay magiging taliwas na sa kanilang daan, nakasulat na. Pero kailan? Hindi yan binanggit ng ating Panginoon Jesucristo kung kailan yan mangyari, no? At kahit na yung araw at oras kung kailan siya babalik, hindi niya binanggit yan direkta kung kailan, kundi ang Ama lamang at ang nakakaalam niyan. Pero hindi ibig sabihin na siya ay walang alam tungkol diyan. Bakit? Dahil kanina, sinabi ni Bradjando, nakita yung isang napakaliwanag yung sa saan yun bansa? Australia ba yun, Bradjando? Australia. Australia, napakaliwanag. Bakit hindi pwede sabihin ng ating Panginoon Jesucristo, sa oras na iyon, sa araw na ito, at sa oras na ito, babalik ako? Bakit hindi niya pwede? Dahil ang ating mundo sa Pilipinas, iba-iba ang oras sa ibang bansa at iba rin ang araw, no? So, di pwede ang ating Panginoon Jesucristo magsabi kung anong oras at anong araw. Ang ibig sabihin, alam niya kung ano ang mangyari, may bago mangyari ang wakas, lilitaw ang mga bulaang propeta, may digmaang mangyari, may gutom, may linog, at yung darkness, binanggit yan ng ating Panginoon. Pero kung kailan, di niya sinabi kung anong taon, anong oras, anong araw. Ang atin lang prepare. Okay. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the